Hello guys! So welcome sa ating bagong video tutorial. Ang tuturo natin sa inyo ngayon ay yung finger style ng River Flows In You ni Yiruma. Okay? So, gagawin ko yung best ko guys para maituro sa inyo ito sa pinakasimpleng paraan para matutunan nyo ito at lalong-lalo na ng mga beginners ay matugtog nyo rin ito. Okay? So by the way pala guys, please subscribe doon sa ating second channel kung nagustuhan nyo itong pagtuturo natin. Please subscribe doon sa second channel natin. Lubos po nating papasalamatan yun. Okay? Yung Taste It. Okay? So, yan. So, yung una nyong gagawin, guys, para sa kanta na to, ay ilalagay nyo yung mga kapo sa second fret. Okay? Pero kung wala kayong kapo, pwede nyo naman gawin yan kahit walang kapo. Ang mahalaga, ma-practice nyo na siya. Para pag nagkaroon kayo ng kapo, magagawa nyo na siya kagad. Okay? So, yan. So, ganito yung sa intro, guys, no? Tuturo ko sa inyo siya. Okay? So, ganun siya, no? So, paano yon? So, yung mga chords muna natin, guys, para sa intro, pero hindi naman siya actually yung chords niya. Lalagyan natin siya ng chords para meron kayong checkpoint. Ang mga chords ay A. So, ganito A. Tapos C add 9. Don't worry, explain natin yan isa-isa, okay? So, lalagyan lang natin, guys, ng mga chords para meron kayong hihintuan, no? Para meron kayong maalala, okay? Para mas madali niyo maunawaan, okay? So, una, sa A, ay ganito. Ganito yung tawagin natin siyang A, guys, pero hindi naman siya actually A talaga. Okay? So, ganito siya. Nasa 4th string ito ng 2nd fret. Ito naman ay nasa 1st string ng 3rd fret. Okay? Tapos, yung technique dito, guys, sa kanta na to, sa finger style na to, ito ay nakaabang na dito sa 2nd fret ng 1st string. Okay? Ito nakaabang na to dito. Okay? Kasi nakikita ko kasi nakaganyan lang iba eh. Pero ang technique dito guys, ito ilalagay nyo na to dito. Okay? So ganito siya. Ganyan. Okay? Para igaganon-ganon nyo na lang. Okay? So ang numbering natin guys lagi ay ganito. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yung number ng string guys, yung sasabihin natin para mas madali nyo maunawaan. Okay? So ang gagawin nyo guys sa A ay ganito. 3, 2 muna. 3, 2. Okay? And then 4, 1. Okay, pag nasa open and close parenthesis siya guys, ibig sabihin sabay nyo siyang kakalabitin, okay? So, pwedeng ganitong daliri lang gamitin nyo, ganito. Itong hinlalaki at saka ito, no? Ganyan-ganyan lang kayo, okay? Para hindi kayo mahirapan. So, ulitin natin, 3-2, and then 4-1, okay? And then 3-1, yung 3-1 ay angat nyo na to, 3-1, okay? So, ulitin natin yon. 3-2, 4-1, 3-1, angat, and then balik uli, 2-1, balik nyo to, and then iangat nyo uli, 3-1. Okay, so ganun siya. So ulitin natin, no? From the top, 3-2, 4-1, and then 3-1, and then 2-1, babalik nyo to, and then tanggal uli ito, 3-1. Okay, so ganyan yung gagawin nyo guys sa A. So ulitin natin. Okay? So, ganun siya. Pagkabinilisan ay ganito. Okay? So, ganun siya. So, very good. Kuha nyo na kaagad. And then, lilipat tayong C add 9. Okay? So, yung C add 9 natin, guys, ay ganito. First string ito, second string ito, ito naman ay fifth string. Okay? So, ganun siya. Ang gagawin nyo naman sa C add 9 ay 5-1. Okay? And then, 2-1. Okay? So, ulitin natin. 5-1. Tapos, 2-1. Tapos, ito ilalagay nyo to dito sa second string ng first fret and then 3-2. Okay? So, sabay nyo yung kakalabitin. 3-2. Okay? So, ulitin natin si add 9. 5-1. 2-1. And then, 3-2. Okay? So, ganun lang siya. Kapag binuo natin siya, guys, ay ganito. Yan. So, ganun lang kadali guys yung intro, no? So, 2 times yung lang gagawin yon and then tapos na yung intro. So, ulitin ulit natin para makuha nyo talaga. Okay? So. Yon. So, very good guys, no? So, nakuha nyo na yung intro.
And then, after nun, guys, ay ituturo natin sa inyo yung verse 1. Okay? So, yung verse 1, guys, ay ganito siya. Okay? So, ganyan na siya, no? So, paano yun? So, yung mga chords natin, guys, ay ilalagay ko nyo dito sa screen natin dito para malaman nyo yung pagkakasunod-sunod. Okay? Pero hindi ko na-explain. So, ang gagawin nyo muna ay A. Okay? A. So, ganito, ganun pa rin yung A natin. Okay? So, ang gagawin nyo, guys, sa A ay ganito. 3-2 pa rin. 3-2. So, ibababa ko to, guys, para makita nyo, no? So, 3-2. And then, 4-1. Sorry. 4-1. Ulitin ko. 3-2. 4-1. And then, 1-1. Okay? Yung 1-1, guys. 1-1. Iangat na to. 1. And then, 1 uli. Babalik nyo to. Okay? So, ulitin ko. Sa verse na tayo, guys, no? A. So, 3-2-1. Sorry. 3-2-4-1. 4-1. 1-1. Okay? And then, 4-3. 1-1. Okay? 1-1 ulit. So, ganun na siya, no? Ganyan lang yung gagawin nyo sa A. So, ulitin natin para makuha nyo talaga. So, 3-2-4-1-1-1. And then, 4-3-1-1-4-1-1. Okay? So, ayan. So, umpisa natin sa pinaka-intro, guys. And then, samahan natin ng A sa verse. Okay? So, ganito siya. And then, 2 times yung gagawin, di ba yung intro? Tapos na yung intro, and then papasok na yung verse. Ganito. Sorry. Yan. So, ganun na yung A, di ba? And then, pupunta kayong C at 9. Okay? So, sa C at 9, guys, ganito lang gagawin nyo. 5-5-3-2-1. Tapos, 5-3. Okay? So, 5. Ulitin ko. 5-3-2-1. Tapos, 5-3. Okay? Tapos, meron siyang 2 sa dulo. Okay, yung 2 sa dulo, guys, ay ilalagay nyo to dito sa second string ng first fret. Okay, so simulan ulit natin sa pinakauna, sa A, okay, ng verse. So, and then, 5-3-2-1, 5-3, tapos 2. Okay, so ganoon na siya kadali, di ba? And then, pupunta naman tayong G. So, yung G natin, guys, ganito itsura muna, no? Mamaya, mapapalitan yung itsura ng G, no? So, ganito siya. Ito, ilalagay nyo sa 6th string. Ito naman ay nasa 4th string, okay? 4th string ba to? 1, 2. Ay, sorry, 3rd string, okay? So, hindi ko kasi makita, no? Nakatingin ako sa camera. Okay? 3rd string. So, yan. 6th string ito. Ito naman ay 3rd string. So, ang gagawin nyo lang dyan, guys, ay 2. Sorry, ulitin ko. Mula C at 9 muna. Ito pala. 6-3 pala, sorry. 6-3. Sa pagsasabay nyo yung 6-3. And then, ito i-slide nyo papunta sa ito, 4th fret. Okay? So, pag ganyan nyo, 6-3. Okay? So, ito, i-slide nyo papuntang 4th fret. Nasa 3rd fret siya, ililipat nyo papuntang 4th fret. Okay? So, ganyan siya. 6-3. Okay? 6-3. Slide. Papuntang 4th fret. Okay? Okay? Pero kung hindi nyo naman kaya yan, guys, pwede namang 6-2 na lang. 6-2. Okay? So, open yung 2nd string. 6-2. Okay? Kung hindi nyo kaya, pero mas maganda, guys, kung ganito. 6-3, and then i-slide nyo. Okay? Ganyan. Okay? And then, 2-2-2. Okay? So, 2 ng first fret, and then 2 uli, second string uli ng 3rd fret, and then 2 uli, wala nang ipit. Okay? So, ulitin natin, simula sa G. Okay? Yung G ay ganito. Sorry. Okay, so ganun siya. All in all, meron na tayong ganito.
Simula natin sa A para makuha niya na talaga. So, and then C at 9. Tapos, pumunta kayong G. 2. Okay? So, ganun siya. Kung hindi nyo kaya yung 6-3, guys. Kung hindi nyo kaya yung ganyan, pwede namang 6-2 lang. 6-2-2-2-2. Okay? So, ganun siya. And then, after nyo sa G, ay pupunta kayong D, as in dog. Okay? So, dog, ang gagawin nyo lang sa dog, ganito itsura ng dog. D ay nasa third string siya ng second fret. Ang gagawin nyo lang sa D ay 4-3. Okay? So, ganun lang kadali, guys, no? So, yan. 4-3. Ayan. So, 4-3. Ayan. So, ulitin natin from the top. A muna tayo, simula sa verse 1. Tapos, G. Tapos, D. 4-3. Ayan. Okay? So, ganun siya, no? Kapag binilisan, ay ganito. Okay? So, ganun siya, no? And then, tapos na yung apat na chords. Pupunta naman tayo sa apat na chords uli, guys, para hindi kayo malito, no? So, ang gagawin nyo na sa apat, ang susunod na dun, guys, di ba, pag 4-3 yung ganyan, and then, 3-4, okay? 3, third string muna, and then fourth string, ipitin nyo to, fourth fret ng fourth string, ulitin ko, 3-4, and then E minor, pupunta kayong E minor. So, ang gagawin nyo sa E minor, di ba, halimbawa, 3-4, and then E minor, karugtong na yon yung 6-4, tapos 5-4. Okay? So, ulitin natin, gagawin nyo sa E minor, ay ganito, 3-4, and then pupunta kayong chords ng E minor, 6-4, 5-4. Okay? So, ganun siya. Halimbawa, galing kayong D, di ba? Yung pinakadulo, yung D. So, ganyan. Tapos, 3-4, 6-4, 5-4. Okay? And then, pupunta kayong C major 7. Ganito yung C major 7, guys. 3 muna. Open muna yung 3. Wala kayong ipitin. And then, i-hammer nyo. Sa second fret. 3 hammer. Tapos, pupunta kayong C major 7. Ganito yung itsura ng C major 7, guys. Okay? Tapos, 5-2-4-3. Okay? So, all in all, pumunta, gagawin muna natin yung E minor. Okay? So, ganito. Tapos, 3 hammer. And then, C major 7. 5-2-4-3. Okay? So, ganun siya. Kapag binilisan, ay ganito. Okay? So, ganun siya. Alam kong makukuha niya kagad, guys. And then, pupunta kayong G. Ang G, ganito muna, guys. 2, tapos hammer. 2, second string, i-hammer nyo sa first fret. As, tama, first fret. Tapos, pupunta kayong G. Ganito na yung tsura ng G, guys. Nasa second string na ito, ito na yung nasa 6th string. Tapos, ang gagawin nyo ay 6-2-4-3. Okay? Ganyan. 6-2-4-3. Okay? So, umpisan uli natin sa E minor. Ganito siya. Tapos, G, 2 hammer, 6-2-4-3, okay? And then, pupunta kayong D. Ganito. Bago kayo pumunta ng D ay ganito. 2-2, tapos, ganito yung itsura ng D, di ba? Isang daliri lang dito sa third string. Ang gagawin nyo dyan ay 4-3. Okay? So, 2-2-4-3. Okay? So, ganun siya. Ulitin ulit natin sa E minor. So, ah.
Ayan. So, ganun lang kadali, guys, yung mga verse 1. So, ang gagawin natin ngayon, guys, natutunan natin yung intro at saka yung verse 1. Ang gagawin natin ngayon, ay ipiplay natin siya simula sa intro hanggang sa dulo ng verse 1. Okay? So, ganito siya. Pwede nyo ako sabayin, guys, ha, para malaman nyo yung progress nyo. So, ganito siya. And then, ulit-ulit. Okay? So, ganun yung intro. And then, pasok na yung mga verse. Tapos, pupunta kayong E minor. Ayan. So, ganun lang kadali, guys, no? Simula intro hanggang verse 1. So, sana matutunan nyo yan kagad, guys, no? Kung hindi nyo mag-gets kagad, guys, ulitin nyo lang uli yung video. Sundan nyo mabuti, step by step yan tinuro natin, okay? So, ganun lang kadali, guys, yung intro ng verse 1 at intro at saka yung verse 1. So, ituturo natin, guys, sa isang video natin yung verse 2 at saka yung chorus. So, puntahan nyo rin yun, no? So, enjoy sa bagong natutunan. So, make sure na mapapanood nyo yung video part 2 para matutunan nyo na ng buo. Okay? So, enjoy sa bagong matututunan, guys. Kita tayo sa next video natin. Bye!